i-inject po natin yung pinakalupa. So, soil treatment po yung pinakakailangan. So, para mapigilan po yung mga subterranean termites na hindi naman po nagpapakita agad ng mud tube o termite trails. Makikita nyo na lang may sira, may hole na yung hamba nyo, yung pinaka-cabinet. Kasi dumadaan sila usually yung mga subterranean termites sa mga hairline cracks, tulad po na makita nyo sa mga gilid-gilid dyan. And then, kung minsan naman sa loob mismo ng hollow blocks. Kaya yung soil treatment na yan na ginagawa natin sa perimeter ng bahay, paikot po. So, nagiging chemical barrier po yan sa, again, sa subterranean termite na hindi natin nakikita. Termite problem? Talk to Arvin na! What's up mga kaanay? So, good morning po sa inyo, no? At tayo ngayon sa San Roque, San Luis, Pampanga. Kabalin lang natin, no? Kay Sir Salvi Santiago, okay? Mamloy yata, manungutang ana. Anyway, referral po siya ni Mami Merlita Calma. So, Mami Merlita Calma, salamat po sa inyo sa referrals niya. Pamangkin niya po siya. And then, nga, nalulungkot na sila kasi kinaray po yung pinundam na na. Iiyakan na daw po sana. Gustong iiyakan na inikwento sa amin. Pero hapon ko lang siya pinuntaan and then, ayun nga, dahil paalis po si ma'am, si ma'am. So, gusto niya matreat na agad si Sabado ang flight na niya. So, ito yung kasama natin, si Sir Adriel, Sir Jairo, and Sir Ariel. So, matatamlay tayo, guys. Anyway, so, sa mga clients po namin, no, please refer us to sa ibang mga friends and relatives nyo, sa mga houses, may mga homeowner, may mga business, like warehouse, ang mga warehouse establishment, commercial area. So, please i-refer nyo po kami. And then, malaking tulong po sa amin yan. Tulad ng ginawa ni Ma'am Marlita. And syempre, referral fee si Ma'am Marlita. Kaya kung gusto nyo rin ng referral fee, refer nyo na po kami, guys. Punta na tayo dyan, guys. Sa San Roque, San Luis, Pampanga. What's up mga kaanay? So dito tayo ngayon sa San Roque, San Luis, Pampanga po, no? Sa mga kabalen natin. Karing kabalen tayong po. What's up po kaya kayo? Shoutout po kaya kayo. I'm Igron Palacio from RP Pest Control Services. So ito po yung iti-treat natin ngayon, guys. May damit pa. So bahay nila Sir Zaldi. Saka ng kanyang misis, no? So, inanay na dito yung ilang cabinets, maging yung mga ilang hamba po. Ang inaagapan natin, huwag sila makakit sa kisa may kasi malaking gastos yun, guys. No? So, sa ngayon, nagsiset up na tayo ng ating mga chemicals at ng ating mga equipments. So, karating lang natin, 8:30 na, 8:30 a.m. na, guys. So, try natin tapusin to hanggang 2 or 3 p.m. na kung kaya. So, ang gagawin natin dito, conventional treatment po. So, injikan po natin yung pinakalupa. At the same time, yung pinakalob po ng bahay at yung mga na-infest, iti-treat natin na, guys. So, tingnan rin. Mga kaaray, so ito na nga. Itong part na to, itong tinanggal natin yung pinakaano niya. Ito, pakalaman. So, parang ganun yan, guys. Na, walang ganun nakaumbok, pero may tumutubo unti-unti na lupa at may mga soldier kami nakita. So hinukay namin, guys, tingnan nyo. Pakita namin sa inyo, guys, no? Yung nakita namin dito. Kung ano, gano'ng kalaki yung termite queen. Guys, so nakita natin.
nakuha ni Jairo, yung ating technician po. Oh. Ay, po siya. So, naka one frame na tayo, guys, no? Natin ng konti. Nag-use ko. Yeah. Pututangan dyan. Tiba na naman. Bro, ikaw. Ayun siya, lumalabas na. Ayun, gali mo na. So, nangangagat siya, guys. Nangangagat. So, ito na lang. Tanggalin na natin ito. Oh, yun, oh. Yan. Wala siya, kuy, ang clue. Meron. May kuha na po. Ayun eh. Ayun eh. Ngane. Ay, Reina. Ayan. Sa inyo yung queen. Dula na tayo sa iyo. Ito yung hari na. Loyal yan na taon. Loyal. Ayun eh, sir. Bro, akit. Yan eh po. Hindi ko may alam. Ayan. So, yan guys. At yung queen. Ito yung boy. Bro. Layo. Iya pala ito, makabalok to iya. Oh. So, ayan guys. So, malit lang siya, no? Nga around 2 cm or 3 cm guys. 3 cm. 3 to 4 cm po. Ayan. Yan yung laki niya. So, yan pa tayong check doon guys, no? Ang daming nymphs, oh. Ayan. Bata lang dun. Ayan guys, oh, yung mga puti-puti na yan. So, mga nymphs po yan. No? Na galing sila sa eggs. So, palaki pa lang sila. Egg sila ng termite queen. Mukuprang pa. Ang wet ng gatbos. Ay, sir. Ha? Yung tita sa butihin ngayon naman rin. Iya pa, rapi niya pa. Sa'yo. Ayun. Api niya. Ayan. So, may pa, sir. Ano? Irina na. Kita kasi sa ganyan. Ayun po yung isang klase ng termite queen. So, maliit pa lang siya. Siguro ilang buwan pa lang din siya na-elect as termite queen. So ang size niya ay mga around 3 or 4 cm guys. Ayan guys, so kailangan po talaga na inject po natin yung pinakalupa. So soil treatment po yung pinakakailangan. So para mapigilan po yung mga subterranean termites na hindi naman po nagpapakita agad ng mga mud tube o termite trails. Makikita nyo na lang may sira, may hole na yung hamba nyo, yung pinakakabinet. Kasi dumadaan sila usually yung mga subterranean termites sa mga hairline cracks. Tulad po na makikita nyo sa mga gilid-gilid dyan. And then, kung minsan naman, sa loob mismo ng hollow plants. Kaya yung soil treatment na yan, na ginagawa natin sa perimeter ng bahay, paikot po. So, nagiging chemical barrier po yan. Sa, again, sa subterranean termite na hindi natin nakikita. Kung saan doon sila dumadaan sa pinakailalim. Napakahalaga po ng soil treatment para makita natin. Makakontrol natin yung mga subterranean termites.
Thanks for watching, mga kaanay. And please subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos namin. And please like and share this video, mga kaanay.